2. And as you can see, hindi ganun kaganda. Hindi ko nagustuhan yung formula ng mga yon. Hey Rap Squad! Welcome back! So for today's video, yes! Finally, ating masusubukan ang mga produktong pinaghandaan at pinaghirapan ni Mama Ann. I am having so much fun! Ito na nga po ang PR kit from Vice Cosmetics na Vice X and Clothes Collaboration. So unang-una sa lahat, gusto ko munang batiin ng congratulations si Mama Ann Clothes for this. I heard na upon the first few minutes, wow, English, of releasing this PR kit nga sa Shopee and na sold out siya agad. Wow! So ako po ay nakikiramay sa mga naubusan, pero worry no more! Bakit hindi inyong hintayin matapos or panoorin hanggang dulo ang video na ito, kasi malay natin, I mean hindi ako sure, baka meron tayong pag-giveaway ng isang PR kit ng Vice X and Clothes Collaboration. Yes. Okay, tara na, simulan ang lab and starting off with the packaging and overall vibe ng collection na ito. Okay, so for me, it's ironic in a good way because as we all know, meron pong pandemic happening not only in the Philippines but all over the world. Plus, dito sa Pilipinas, hindi na po sunny. It's actually rainy season na. Pero ganito pa rin ang itsura ng kanilang packaging. It's summery, it's fun. At minsan, we have a total of 9 different products na talaga namang unexpected. Okay, so let's start with their eyeshadow palette because I wanna add color sa aking face na. Ayoko nang magmukhang nasa PM. Ayan, ganito guys yung kanyang component. As you can see, it's very cohesive along with the other products in the collection as well. At very cohesive din siya sa price range ng Vice Cosmetics kasi 395 pesos lamang siya. So inside, oh, hindi ko to in-expect. Okay, inside, ito guys yung kanyang itsura. And in here, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pan of colors. Or 12 pans of colors. Eh, basta. Sinabi kong unexpected ito. Kasi guys, pinanood ko po yung launch video ni Mama Ann Clothes doon sa kanyang channel. Kung saan finiture na nga po niya itong palette na ito. And doon kasi, I thought na bright looking yung mga colors. But in person, they are actually, or most of them are darker. Which is, once again, ironic kasi ito yung kanyang outer packaging. It's so fun, it's so vibrant, but inside parang papasa itong mga kulay na ito for night eyeshadow looks. Ganun yung vibe niya for me. Okay, bago natin gamitin yan, as always, every time naman na mag-a-apply ako ng eyeshadow, nag-a-apply din ako ng translucent loose powder sa aking under eyes. This way, kapag ka merong kamalasaan or fallout na magaganap from these shadows, masasalo siya ng mga powders na ilalagay nga natin over hair. So sinabi ko sa inyo guys, di ba, medyo na-overwhelm or na-shock ako on how dark the shades are. To the point na, wala akong mapili as may perfect transition shade dito nga sa aking crease. Pero ito, sige, let's try this para siyang neutral kind of medium brown. So ang gagawin ko, magdi-dip lang ako ng konting-konti because I feel like this is too dark. Para lang matimpla ang kalalabasan. And look at that, y'all. As in, dampi lang yung aking ginawa, pero superior yung kanyang pigment to the point na dami niyang na-deposit sa aking eyelid. Sana lahat may pang-deposit, ano? Actually, meron pala siyang mga pangalan. Sa likuran. Next shade na gagamitin natin ay itong talong emoji. Itong parang plum color. Once again, looking by the pan, it looks dark. Let's see sa mata. Okay, alam nyo, dark man siya dito sa pan mismo. But what is actually nice about it is its transformative. Oh, I am so clever! Transformative meaning pwede mong maiba-iba yung kanyang itsura to the point na if light-handed yung inyong pag-dip and pag-apply, pwede siyang mag-appear as light lang or light enough to your liking. Is
isa pang hindi ko nakikita so far are the fallouts na in-expect ko kanina. I mean, sure, even though naglagay ako ng powder dito, usually makikita mo yun eh, na meron niyang nahuhulog, tapos i-dust off mo na lang together with the translucent powder. But here, wala pa akong nakitang na-fall. Sana lahat hindi madaling ma-fall. Okay, so I wanna apply something darker sa outer and inner parts. Imimix ko itong si Talong Emoji together with Forever House, itong gray. Ayan, i-build up ko lang starting from the base of the outer and inner parts pataas. To be honest, the first time I saw this palette, ang pinaka nag-stand out talaga sa akin ay itong shade na B-Squad, itong glitter shade na ito. Tatry natin siyang gamitan ng dry packing brush. What? Ooh. And as you can see, hindi ganun kaganda yung kanyang color deposit kapag gumamit tayo ng dry packing brush. So try natin siyang i-wet. So, from dry packing brush, it's now a packing wet brush. At tumigil ang mundo nang ang brush ay binasa mo. I will mix itong dalawang dark shades na ito called Plantita at saka Coffee is Life. We'll just dust off itong mga loose powder na nilagay natin na ultimately wala naman talagang nagawa kasi wala siyang fallout at all. At para ma-maximize natin itong palette, gagamitin ko itong brighter orange or si Sana All. Okay, especially on our lower lash line. Hindi ko sure if babagay ba ito pero push na yan. Okay, so sinabi ko sa inyo, diba, transformative yung isang matte shadow dito. Well, that's not the only case, okay? In fact, all of the matte shades so far na nasusubukan ko ay transformative talaga in all ways. Meaning, they are buildable. And kahit anong technique ang gawin mo, kahit alam nyo yon yung patting motion lang to build up the color, or yung swiping motion to drag the color on certain areas, effective na effective pa rin. I mean, look at that. Initially, sa unang application ko ng orange na ito, hindi siya ganyan ka-pigmented or hindi ganyan ka-striking yung kanyang color. Pero, upon building it up and upon doing yung patting and sliding techniques, na-reach ko na kung ano yung kulay niya dito sa kanyang pan. Okay, next products. Before tayo mag-falsies, guys, subukan muna natin itong mga gel eyeliners na ito, especially for tight lining. Ang presyo ng isang ganito is 195 pesos. Pero by the way, I think sa Shopee, meron silang introductory sale. Hindi ko lang sure kung hanggang kailan, pero mas mababa yung presyo ng bawat isang products. Let's start swatching itong si Soft Lang. Ooh, so si Soft Lang is a brown shade. Oh, wow! Okay, so in-expect ko, kasi lagi na lang akong naluloko, so mababa talaga ang aking expectations, na ganito lang ka-juice yung makukuha nating product for this. But it turns out, no, it's actually double what I expected. Yes. So thank you, Mama Ann, tunay kang palabaan. At hindi lang yan, dahil hindi lang siya mahaba, pero pwede rin siyang tumulis pa more. There you go, because it has a sharpener here. So if ever mapudpud siya, or alam niyo yun, maging rounded yung kanyang tip, pwede mo pa rin siyang patulisin because of that sharpener down below. So I'm swatching. Oh wow, it's very creamy, ha? Ayan, no, wala akong pressure na nilalagay, pero sobra yung kanyang color transfer dito sa aking skin. Ayan guys, si Soft Brown. So try naman natin si Intense Black. Alright, there you go. Very intense nga siya. However, the only con that I could see sa packaging niya is, ayan no, detracted na po yung product. Pero meron pa rin konting-konting nakausli. Ayan, may ulong nakasili. So, ang tendency, if hindi ka maingat sa pagbukas at pagsara, if hindi mo ipapasok ng maayos, pwedeng masagasaan. Ayan na naman tayo sa mga an. Pwedeng masagasaan and ultimately, pwede kang...
maputulan. Wala talaga tayong kawalaan, no? Pwede kang maputulan ng produkto. So, ingat-ingat whenever you put on the cap and remove it. Okay, so parang nabigyan natin itong dalawang ito ng a total of 1 or 2 minutes para mag-set. Let's see if it is a budge-proof by swiping. Oh! In fairness, so I will use itong intense black para lang i-tight line yung aking waterline. Isa pa, even though ang ganda nga nung kanyang color payoff, you would think na maraming mababawas dito because of how creamy it is. But actually, no, tignan nyo, parang walang nangyari so far. Matulis pa rin siya at mahaba. Okay guys, to finish off my eye look, maglalagay lang ako ng falsies and I will be right back. Okay guys, I'm back. Nakapaglagay na ako ng gagamba sa ating pilik mata. At alam nyo, so far, wala akong masabi. Almost perfect. Dalawang products pa lang natatry natin. But I actually forgot to try kung waterproof ba itong gel liner in intense black na ginamit nga natin. So ayan, babasain ko lang ang aking finger. Fingers, kasi tatlo ang nabasa. And I will just dab dito sa ating gel liner together with swiping motion. What? Sinabi ko bang almost perfect? I mean, perfect pala. So far, itong dalawang ito. So ito guys, yung component ni Face Palette. Sa loob, meron tayong 3 powders sa presyong 295. Ooh! At ganito guys, yung kanyang itsura. Ito si Like, itong contour shade. Itong blush naman ay si Comment. At itong highlighter ay si Subscribe. Okay, so I am excited. I'm just going to get my contour brush. At ididip ko lang siya lightly. There you go. Okay, so I think it is very obvious na si Mama Ann has a darker skin tone than me. Kaya feeling ko ganitong kulay yung kanyang pinili. Medyo warm kasi magbe-blend talaga yan if ever mas morena ka sa akin. Pero sa akin, ultimately hindi siya mukhang natural. Okay, mukhang meron talaga akong contour product and that is not a problem for me. Kasi kilala niyo ako, okay, ang aking advocacy every time na nagbe-makeup ako is ipapahalata ako talaga na meron akong makeup. Yes, so I like yes. This now. When it comes to the blush, kukuha ako ng bagong brush para makita talaga natin yung kulay nito kasi yung mga blush brushes ko here are madudumi. So ayoko siyang mahaluan ng karumihan. Kasi it actually has an interesting color. Sobrang appeal niya dito sa pan. And apply it just here. Oh wow! Okay, so kung yung aking contour na ginawa ay hindi mukhang natural na mga shadow sa mukha ko, this blush mukhang naturally galing sa aking sistema. Para lang akong hinalikan ng pogi at kinilig. This is perfect, especially if kagaya kita na mahilig maglagay ng eyeshadow na parang wala ng bukas. Kasi even though muted lang yung blush mo, it is obvious pa rin na meron kang blush. Hindi mo kinalimutan na mag-blush today. Okay, now para sa highlighter or in the shade Subscribe, I will try to use it using this Bretman Rock X Wet n Wild Highlighter Brush. Take note to you ito. Here, gamitin natin siya on this portion only. Yes, yes! So yung mga initial swipe ko, hindi ko pa siya nakikita, but just like most powders here sa collection na ito, it is also buildable. Ayun, take note guys ha. Tuyo pa lang yan. What more kapag basa na siya? Speaking of, why not gawin natin yan? Basain natin siya using this mist from Bretman Rock as well. Okay, isa siya sa mga highlighters na pwede even if you have textured skin or ma-pores ka on this area kasi hindi niya na-emphasize yung surface nga or texture ng balat. Ano
Diba? Ang ganda. Okay, moving on sa mga lip products over here. Lima na lang ito, guys. Take note na bawat isa retails 195 pesos. Let's start dito sa Phenomenal Velvet Lipstick. At since liquid velvet lipsticks nga po sila, wag po tayong mag-expect na they are transfer-proof, waterproof, or smudge-proof. Okay, ang pinaka-benefit dito is they are very lightweight, moisturizing on the mouth, with that iconic matte finish. So let's start with the shade Budol. Okay, so as you can see, sometimes sa mga velvet liquid lipsticks, hindi ganun kapantay yung kanilang kulay. Kailangan mong diskartehan for it to look even or full, just like that. Ang ganda ng kulay nito, ha? It is brown pero meron siyang flattering warm tones which makes it perfect for all skin tones. So there you go, ito guys yung in the shade Budol in the Phenomenal Velvet Liquid Lipstick Formula. You know, it's not too warm to the point na hindi siya intimidating at hindi rin siya totally nakakadilaw ng ipin. Pero sabi ko nga, since velvet liquid lipstick siya, ayan, it could definitely transfer kapag hindi ka maingat. Now, try naman natin itong si Beckenemen. Lagi kong naririnig to kay Mama Ann. Wow! So nice! Alam nyo, yung pagka-pink nito is meron siyang blue tones na nakakapute. Hindi lamang ng ipin, pero pati ng skin tone mo. Parang yes. It makes you glowing. Ganon yung kanyang effect. For the next two lipsticks, itong mga to are soft matte lipsticks naman. Swatch muna natin itong si Ann Klutz. Ganda! Isa ito guys sa mga kulay na hindi ko ma-explain. Alam niyo yun kasi parang nandito na ang lahat. Siya ay nude, na may brown, na may warm undertone, na may pagka-peachy. Okay, ganun yung kanyang kulay na hindi mo maintindihan pero kapag minix mo all together, mag-anda ang kalalabasan. Oh, wow! Tapos! Ang labaan. Ganda nito. Sabi ko kanina guys, diba, hindi ko siya ma-explain kasi parang combination siya ng a lot of colors. Pero ngayon, alam ko na kung paano ko siya i-explain. Amazing. I swear, ang ganda niya. And I have no doubts kung bakit Ann Klutz or pinangalan ni Mama Ann sa kanya itong lipstick na ito. Kasi for sure, babagay din ito to any or most skin tones, especially Filipina skin tones. Now, try naman natin itong si Ann Klutz Vlogs. Ooh, okay. So, it is a brighter kind of pink. Okay guys, so ito na si Ann Klutz Vlogs on my lips. And obviously, as a pink lover, I do like this color. Okay, okay naman siya sa akin. However, not with this eye makeup. Kasi besh, parang nag-aaway sila. Pero besh, ito talagang si Ann Klutz na shade. I am in love with this. Also pala, speaking of in love, I am in love with this new formula. At sinabi kong new, kasi naalala ko yung unang labas ng Vice ng mga bullet lipsticks like this. I forgot the name. Hindi ko nagustuhan yung formula ng mga yun. Okay, I find them super harsh. Sorry, Vice Cosmetics and Vice Cosmetics team. Pero they do tug on the lips whenever you apply them. At kapag suot mo siya over time, nai-emphasize nila yung mga lines at nagka-crack sila sa labi. But this one, it actually feels so comfortable not only upon application but even kapag suot mo na siya. So I do like this. Great job, Vice Cosmetics, for building this new formula na ang tawag nga po ay soft matte lipstick. Okay, so since patay na patay ako sa kulay na Ann Klutz, ito guys ang ating gagamitin for our final look. Now, for the last product in this collection, this is the Vice X Ann Klutz Lip Gloss. Okay, G-L-O-Z-Z-Z, Gloss. Once again, 195 ang kanyang presyo. Obviously, clear ang kanyang kulay. So ito medyo strong yung kanyang scent compared to other products including the lip products. Ito kasi, ayan, almost wala silang amoy pero ito, it's very strong. Amoy mentos. But when
when it comes sa kanyang feeling, you will realize na hindi pala siya Mentos. Oo, siya ay B-Fresh, malamig sa bibig. Yung kanyang cooling effect ay hindi lang po subtle, but it's actually a bit intense to the point na if hindi ka masyadong mahilig or if hindi ka sanay sa mga lip products na merong lasa, merong cooling effect, pwede kang ma-overwhelm or magulat dito sa lip product na ito. But take note, hindi siya heavy, hindi rin siya sticky at all. Ayan, actually hindi mo siya ma-feel sa iyong lips except nga lang doon sa cooling or menthol effect niya. So I guess depende na lang sa preference mo. Kung bet mo yung mga ganyang effect, then go for it. If hindi naman, then hindi ito babagay sa iyo. For me personally, I don't mind yung kanyang cooling effect kasi meron naman akong mga other glosses na na-try na ganito din yung epekto, and let me tell you na ang benefit nito is nagbibigay din siya ng lip plumping service. Yes. Ayan, no, kita nyo, medyo lumaki nga yung aking, yes, lips. For sure, may issue na naman ako sa Twitter na nagpagawa ng mukha. Okay guys, so ayan yung aking thoughts upon trying these products from Vice Cosmetics x Ann Clothes. And let me tell you, yung opinion ko sa bawat isa sa kanila ay ang ganda lahat. Okay, actually wala akong nahuli or nakita ang, alam nyo yun, kabati-batikos or hindi ko talaga nagustuhan at all. Ultimately, bawat isa sa collection na ito ay pwede at gagamitin ko talaga ulit. The best part, even though limited edition itong collection na ito, Vice Cosmetics and Mama Ann Clothes actually gave us all a favor kasi affordable pa rin sila. Ang ganda ng mga presyo. We actually get what we pay for or even more. Now guys, nakarating na tayo sa ating last part kung saan a-announce ko na nga po ang mechanics para sa ating Vice x Ann Clothes giveaway. So isa sa inyo ang pwedeng manalo ng isang buong PR set nitong Vice x Ann Clothes collection. All you have to do is, number one, subscribe to my channel and like this video. Number two is follow me on Instagram at RaffWantsYou. Number three is share nyo itong video na ito sa inyong Facebook account. At doon sa caption ng share ninyo, i-share nyo din sa akin kung bakit gusto nyong mapanalunan itong buong set nga ni Vice Cosmetics at ni Mama Ann Clothes. Pag natapos nyo na yan, bumalik kayo sa video na ito and comment down below ang pangalan nyo sa Facebook along with your Instagram username so I could check your entries. Deadline of entries will be on November 10, 2020. So there you guys have it. Thank you so much for watching this video. It's a wrap and I will see you guys again soon.